Ina? Magandang umaga ho. Aalis ka? Hinintay ko lang ho kayong magising para makapagpaalam ho ako ng maayos. Pasensya ka na, Ina. Pati ikaw na nadamay sa mga... Naiintindihan ko ho. At sana maintindihan niyo rin ho kung bakit kailangan kong umalis. I'm sorry. I'm very sorry. Kayo na lang ho sanang bahalang magpaliwanag kay Ma'am Claudia. Tsaka maraming salamat ho sa lahat ng tulong na ibinigay niyo ho sa amin. Sige ho, aalis na ho ako, sir. Pwede ba tayo mag-usap? Ina! Anak! Wala kami relasyon ni Ina. Nakaminin ko, hindi ako naging tapat sa inyong mama noon. Dahil sa simula pa lang, hindi na namin mahalang isa't isa. Pero alam ng Diyos na sinubukan ko siyang mahalin. Pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Habang lumalaki kayo ni Lia, naisip ko, sa bandang uli, kayo rin ang higit na masasaktan. Kaya kinalimutan ko ang mga babae. At ang kaisa-isang babaeng minahal ko ng lubos. Yung katulong? Yung nakikita ko si Ina, naalala ko siya. At ginugulo ko ng aking buti. Pinalayas ko si Amor. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Hinusgahan ko siya kagad. Alam kong masakit sa inyong malaman yung hindi ko minahal ang inyong mama tulad ng ibinigay kong pagmamahal kay Amor. Pero sa kabila ng katotohanan, siya pa rin ang laman ng puso ko. Hindi nabawasan ng pagmamahal ko sa inyo ni Lia. Hindi, anak. Kahit nasabi mo pa na hindi ako perpektong ama. I'm sorry, pa. Kaya ka ba nagalit dahil nagselos ka? Si Ina ba yung sinasabi mong mahal mo? Anong gagawin ko?
kung sasagot ako bilang ama mo. Uulitin ko lang ang sinabi sa akin ng mama noon. Magkaiba ang mundo niya ni Ina. Magkalayo ang agwat niya. Pero kung sasagutin naman kita bilang isang lalaking nagmahal at nabigo, isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Panindigan mo ang nararamdaman mo. Ipaglaban mo ang babaeng yun. Anak, ayokong habang buhay kang masasaktan. Kaya nang nararamdaman ko ngayon,